Sa buhay ay maraming pangyayari na hindi natin inaasahan. Maraming problema ang haharapin natin at maraming mahihirap na pagsubok ang ating mararanasan, pero kahit ano paman ay mas maganda pa rin kung patuloy tayong lumaban sa buhay at huwag sumuko. Kagaya na lamang ni Heart Valenciano, ang babaeng determinado at palaban at handang gawin ang lahat para sa mga taong mahalaga sa kanya. Kahit mahirap at kahit maubos pa man ang lahat ng meron siya. 15 anyos pa lamang si Heart noong naulila siya ng kanyang mga magulang at naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang tita Berta na walang ibang ginawa kundi ang pahirapan siya sa araw-araw. Ang pamilya at ng tita Berta niya ay hindi rin maganda ang pagtratong ginagawa sa kanya. Pero hindi magawang pumalag ni Heart dahil mahalaga ang mga ito sa kanya. Sila ang kumukupkup kay Heart noong namatay ang mga magulang niya at noong panahong tinalikuran siya ng lahat. Bakit maangbagal mo, Heart? Kanina ka pa naglalaba pero hindi ka pa rin tapos hanggang ngayon? Sigaw ni Berta habang nanlilisik ang mga matang nakatingin kay Heart. Abala si Heart sa paglalaba. Masyadong marami ang labahin niya ngayong araw, kaya hindi ito madaling matapos. At saka, sino ba namang gaganahan maglaban ng mga damit na hindi naman siya ang nagsuot? Sorry po, Tita Berta. Inumaga na po ako sa trabaho kanina at wala pa po akong tulog. Wala pa akong sapat na energy para mabilis itong matapos at saka masyado rin po itong marami. Paliwanag ni Heart. Nagtatrabaho tuwing umaga sa karinderya si Heart at naka-night shift naman siya sa isang coffee shop. Nagrareklamo ka ba, Heart? Ipapaalala ko lang sa'yo na malaking utang na loob mo sa amin ng pamilya ko. Kaya wala kang karapatang magreklamo ng ganyan. Sigaw ni Berta. Hindi ko naman po nakakalimutan yun. Ang dami mong arte! Singhal ni Berta at pumasok na sa loob ng bahay. Napanguso si Heart at nagpatuloy na lang sa paglalaba. Noong nagpaulan ata ng kasungitan, ay nasalo ni Berta ang lahat. Wala atang araw na hindi nito sinusungitan si Heart. Pahinga ako ng pera, Heart. May lakad kami ng boyfriend ko. Nakapamaywang na lumapit si Brittany kay Heart. Si Brittany ang nag-iisang anak ni Berta. Kung ano ang kasamaan ng ugali ni Berta, ay naman na rin ito ni Brittany. Like mother, like daughter. Graduate ng kolehiyo si Brittany noong nakaraang taon, pero hanggang ngayon ay wala pa rin itong mahanap na trabaho. Wala talaga siyang mahahanap kasi hindi naman siya naglaan ng oras para maghanap. Pera? Wala akong pera at saka nagsisave ako para pambayad sa kuryente at tubig natin, Brittany. At sa tingin mo ba may pakiya ko, Heart? Ibigay mo sa akin yung pera at huwag mo akong ginagalit. Pagmamaldita ni Brittany. Hindi naman ata tamang ipang-date nyo lang ng boyfriend mo yung pera. Pangangatwiran pa ni Heart. Hindi ka naman kasali sa relasyon namin. Para mag-comment ka ng ganyan. Wala kang pakialam, okay? Bigyan mo na lang ako ng pera. Giit ni Brittany. Eh di sana ako nalang jumawa dyan sa boyfriend mo. Kasi pera ko rin naman palang ipang-date ninyo. Bulong-bulong ni Heart. Humalikip-kip si Brittany at tinaasan ng kilay si Heart. May sinasabi ka ba, Heart? Asik nito. Kaagad na umiling si Heart at umarte pang isinaper ang kaniyang bibig. Sa huli ay wala ring nagawa si Heart at hindi na pinahaba ang kanilang pagtatalo. Masasayang lang ang laway niya dahil alam niya namang wala siyang panama sa kamalditahan ng pinsan niyang si Brittany. Nanlulumong napaupo si Heart sa kanyang kama habang tahimik na nakatitig sa kaniyang alkansya. Ay nako, mabubuksan na naman kita at mababawasan na naman ang laman mo kasi kailangan ko ng pera pambayad ng kuryente. Hayaan mo, kapag nagkapera ako, huhuligan ulit kita. Sabi ni Heart sa kanyang alkansya, parang tao ito kung kanyang kausapin. Matapos makapag-ayos ay pumasok na si Heart sa trabaho. Isa siyang servidora sa isang karinderya, malapit sa kanila. Hindi kalakihan ng sweldo pero at least magkakaroon siya ng pera. Pagkatapos ng trabaho ni Heart sa karinderya ay kaagad siyang dumiretso sa coffee shop na pinagtatrabahuan niya. Isa rin siyang waitress doon at nagna-night shift siya kaya palagi na lang siyang puyat. Napaaga ka ata, Heart. Mamaya pa ang duty mo. Ani Leia, katrabaho ni Heart. Magkababata sila ni Heart at siya rin ang nagpasok kay Heart sa trabahong ito. Maaga kasi kaming nagsara sa karinderya at saka ayokong umuwi pa sa bahay kaya dumiretso na ako dito. Hmm?
Ganun ba? Patanggong sagot ni Leia. Inilibot ni Hart ang kaniyang tingin sa kabuuan ng cafe. Maraming customers kaya aligagarin ang mga staff. Sikat kasi ang kapihang ito sa kanilang lugar, kaya walang araw na hindi ito dinadagsa ng napakaraming tao. Kadalasang nagpupunta dito ay ang mga magjowa, kaya maiinggit ka na lang talaga kapag pumasok ka sa cafe na ito ng single. Tumambay na muna si Hart sa locker room para magpahinga. May 2 oras pa kasi siya bago ang shift niya. Hart, gising na! Sabi ni Leia habang mahinang tinatapik ang braso ni Hart. Mabilis namang napabangon si Hart at kaagad nagpalit ng uniforme. Lumabas na rin siya para makapagtrabaho na. I love you, babe. I love you too, babe. Napangiwi si Hart nang marinig ang usapan ng 2 magjowa. I love myself. Bulong ni Hart sa kaniyang sarili. Alauna na ng madaling araw na kauwi si Hart. Pagdating sa bahay ay gutom na gutom si Hart, kaya naganap siya ng pagkain. Pagod siyang napabuntong hininga. Buong araw siya sa trabaho, tapos hindi man lang siya naisipang tirhan ng ulam. Araw ng Linggo, walang pasok sa trabaho si Hart, pero uubusin niya na naman ang oras niya ngayong araw para maglinis ng bahay. Maaga siyang gumising at kaagad kumunot ang noon nang makita si Brittany. Bihis na bihis ito. Bumaba ang tingin ni Hart sa dress na suot ni Brittany. Bakit? Bakit mo suot ang damit ko? Tanong ni Hart. My gosh, Hart! Pagdadamot ka talaga sa akin? Eh, hindi naman sa ganun, Brittany. Alam mo naman na pinag-ipunan ko yan ng matagal at saka hindi ko pa nasusuot yan. Paliwanag ni Hart. And so? Hanapin mo ang paki ko. Mataray na sabi ni Brittany. Tara na. Ani Berta. Lumabas na rin ng kwarto ang asawa ni Berta na si Lando na nakapolo pa. Saan po kayo pupunta? Usisa ni Hart. Aalis. Magpa-family bonding. Sagot ni Brittany. Pwede po ba akong sumama, Tita Berta? Nakangiting tanong ni Hart. Hindi mo ba ako narinig, Hart? Ang sabi ko, family bonding. Eh, hindi ka naman parte ng pamilya namin. Masyado kang assuming at epal. Sabat ni Brittany. Magsa-shopping. Sagot ni Berta. May pera po kayo? Tanong ni Hart. Hindi sumagot ang mga ito at nagmamadaling umalis. May biglang napagtanto si Hart, kaya agad siyang tumakbo pabalik sa kaniyang kwarto at hinanap ang alkansya niya. Naiyak siya nang makita ang alkansya niyang halos wala ng laman. Hindi magawang magalit ni Hart sa kanila dahil malaki ang utang na loob niya sa mga ito. At saka, ito na ang kinilala niyang pamilya. Ay naku, Hart. Bakit po kasi ayaw mong iwanan ng mga yan? Tingnan mo tuloy, palagi ka nalang naiisan at ninanakawan. Sermon ni Leia nang magkwento si Hart sa kanya. Mahal ko kasi sila at saka sila ang pamilya ko. Hindi ko kayang iwanan sila at saka ako ang inaasahan nila, Leia. Sagot ni Hart. Hindi ka naman nila ito naturing na pamilya. Minamaltrato ka nila at sinasaktan. Hindi ka pa ba nagsasawa, Hart? Litanya ni Leia. Pangalumbaba si Hart sa mesa. Umaasa pa rin kasi ako na magbabago sila. Ilang years ka nang umaasa, pero wala pa rin pagbabago na nangyayari. Ani Leia. Sila na lang ang meron ako, Leia. Ayokong maiwanan ulit ng mag-isa. Noong nawala ang mga parents ko ay si Tita Berta na at Tito Lando ang kumupkup sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. Buhay mo naman yan at desisyon mo yan, pero lagi mong tandaan na hindi ka mag-iisa ulit, Hart. Iwanan ka man ng lahat, ay nandito pa rin ako. Best friend mo ako at lagi akong nasa tabi mo. Ani Leia at niyakap ng mahigpit si Hart. Salamat, Leia. Habang nagpapahinga si Hart sa sofa, ay bumukas naman ang pinto at dumating na sina Brittany. Ang dami niyo naman pong pinamili. Komento ni Hart at bumaba ang tingin sa mga dala nila. Yes, bumili ako ng maraming make-ups at mga damit para naman hindi ka na gumawa dyan. At saka, ibabalik ko na rin sa itong dress mo mamaya. Tugon ni Brittany. Labhan mo na muna, Brittany. Ani Hart. Dress mo to! Kaya ikaw ang maglalaba at saka, bago yung nail polish ng kuko ko? Pairap na sagot ni Brittany. Tita, pwede po ba kitang makausap? Awat ni Hart at hinarangan si Berta. Alam ko po yung ginawa ninyo. Binuksan niyo po yung alkansya ko at kumuha ng pera nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Pagkumpronta ni Hart sa kanyang tiyahin. Ano bang problema mo, Hart? Huwag kang madamot sa amin. Hindi mo naman madadala sa langit yung pera mo kapag namatay ka. Pambabara ni Berta. Hindi naman po sa nagdadamot ako, tita, pero
Mali naman po atang basta nyo na lang kinuha ang perang hindi naman sa inyo. Willing naman po ako magbigay kung manghihingi kayo ng maayos, giit ni Heart. Tigilan mo nga ako sa pagdadrama mo, Heart. Hindi naman po ako nagdadrama, Tita Berta. Pinaghirapan ko po yung pera at saka ipon ko po yun para makapagkulehiyo ako next year. Paliwanag ni Heart. Kulehiyo? Anong kulehiyo ang sinasabi mo? Huwag mo nang malaking bumalik ulit sa pag-aaral, Heart. Wala kang mararating. Asik ni Berta. Hindi naman porket walang nararating si Britney, ay matutulad rin ako sa kanya. Sagot ni Heart. Biglang sumulpot si Britney at pinaulanan ng tatlong magkasunod na sampal si Heart. Ako? Walang mararating? Napakataas naman ang tingin mo sa sarili mo, Heart. At sinasabi mo bang bobo ko, ha? Galit na sigaw ni Britney at buong puwersang itinulak si Heart. Tumilapon si Heart at tumama ang likod niya sa mesa. Lumapit si Britney sa kanya at muli siyang sinampal, tsaka kinalmot habang sinasabunutan naman siya ni Berta. Pilit na kumawala si Heart sa kanila, at nang makawala sa mag-ina ay mabilis siyang tumakbo papunta sa kwarto niya at naglock ng pinto saka nagsimulang mag-impake. Aalis na ako dito. Determinadong sinabi ni Heart habang umiiyak. Kumakalabog ang pinto. At pumasok ang galit na si Lando. Aalis ka, Heart? Iiwan mo kami? Sigaw ni Lando. Hindi ko na po kaya, Tito Lando. Masyado niyo na po akong nasasaktan. Ani Heart habang bit-bit ang bag niya. Hindi ka aalis dito, Heart. Mariing sinabi ni Lando. Naglakad siya papalapit kay Heart at akmang huhulihin si Heart pero mabilis siyang nasipan ni Heart palayo. Lalabas na sana sa kwarto si Heart pero nahuli siya ni Lando at tinulak sa sahig. Binugbog ng husto ni Lando si Heart. Namimilipit sa sakit si Heart. Tama na yan, Lando! Sigaw ni Berta. Natauhan si Lando at tinantana na ang pananakit kay Heart. Nakahanap naman ng tiyempo si Heart at itinulak si Berta paalis ng pinto. Tsaka siya kumaripas ng takbo paalis ng bahay. Tumigil siya nang makarating sa isang tulay. Bakit ba ang tanga-tanga ko? Bakit ba? Ngayon ko lang naisipang gawin to. Nasasaktan niyang tanong sa kanapatayo. Humawak siya sa railings at sinimulang umakyat dito para sana tumalon at wakasan na ang kaniyang buhay. Pero bigla niyang naisip na mali ang balak niyang gawin. Hindi tama na basta na lang siyang sumuko sa buhay. Masado niya nang sinayang ang buhay niya para kina Berta at hindi tamang wakasan niya ito ng ganun-ganun lang kung kailan nakaalis na siya sa poder ng mga ito. Bababa na sana si Heart pero bigla siyang nadulas. Ah! Sigaw niya at mariing pumikit. Pagkalipas ng ilang segundo ay hindi pa rin nararamdaman ni Heart ang pagkahulog kaya ay minulat niya ang kaniyang mga mata at bumungad sa kaniya ang isang lalaki na hawak-hawak ang kamay niya. Kumapit ka lang. Ililigtas kita, sabi ng lalaki. Ang lalaking ito ay si Paris Delgado, isang mayamang negosyante at galing sa napakayamang pamilya. Napadaan si Paris at napansin nito si Heart kaya kaagad niyang inihinto ang kotse niya at napagpasyahang iligtas si Heart. Matagumpay namang nailigtas ni Paris si Heart. Bumagsak sila sa semento. Pumaibabaw si Heart kay Paris habang umiiyak. Okay ka lang? Bakit mo ba ginawa yun? Tanong ni Paris. At inalalayang makabangon si Heart. Nadulas ako, sagot ni Heart at pinunasan ang luha niya. Nakita ko yung pag-akyat mo sa railings at talatang may bala ka talagang tumalon. Puna ni Paris. Tama ka. May plano talaga ako pero bigla akong natauhan. Bababa na sana ako kaso bigla naman ako nadulas at muntik pang mahulog. Paliwanag ni Heart at huminga ng malalim para mapakalma ang kaniyang sarili. Muntik na siyang mamatay. Isang malalim na ilog ang nasa ibaba ng tulay at kapag nahulog siya ay pwede siyang ikamatay iyon. Lalo na at hindi naman siya marunong lumangoy. Kahit kaano man kahirap ang pinagdadaanan mo, hindi mo dapat winawakasan ang buhay mo. Magagalit si Lord. Masyado lang kasi ako nasasaktan eh. Ibinigay ko naman lahat ng makakaya ko pero wala pa rin pinagkaibang pagtrato nila sa akin. Bakit ba ganun? Ano bang kulang sa akin para hindi nila ako tanggapin ng maayos? Nasasaktang sinabi ni Heart habang humihikbi. Natigilan siya nang bigla siyang hinila papalapit ni Paris at mahigpit na niyakap habang maingat na hinahaplos ang buhok niya. Kahit pag gaano kalupit ang mundo, basta maging matapang ka lang, hindi ka matatalo. Seryosong sinabi ni Paris. May sasabihin pa sana si Paris kaso biglang nawala ng malay si Heart.
Kaagad siyang binuhat ni Paris at isinakay sa kotse. Nagising si Hart sa isang malaking kwarto. Puting kisame ang unang naaninag ng kaniyang mga mata. Napalunok siya at kabadong luminga sa paligid. Wala siyang kaide-ideya kung nasaan siya ngayon. Huwag ka munang bumangon. Pag-awat ni Paris sa kanya. Kumunot ang noo ni Hart at binalingan ng lalaki. Sino ka? Nasaan ako? Nawalan ka ng malay kanina. Kaya dinala kita dito sa ospital. Pinagamot ko na rin yung mga sugat at pasamo. Malumanay na sabi ni Paris. Hospital? Aalis na ako. Wala akong perang pambayad dito. Nagtangkang umalis sa kama si Hart pero mabilis na iniharang ni Paris ang braso niya. Hindi ka alis dito. Hanggat hindi ka pa okay. Huwag mo na rin alalahanin ang hospital bills mo. Dahil ako na magbabayad, total. Ako naman ang nagdala sa'yo dito. Ani ni Paris. Kumalman na rin si Hart at hindi na nakipagtalo pa. Bakit ang dami mong pasa at sugat? Ano nangyari sa'yo? Sinong may gawa niyan sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Paris. Umiwas ng tingin si Hart. Ayos lang kung hindi mo sasabihin. Naintindihan ko. At may karapatan ka namang hindi sabihin yan sa akin. Maagap na sinabi ni Paris. Ikaw yung sumagip sa akin sa tulay, tama ba? Salamat nga pala sa ginawa mo. Nakangiting sinabi ni Hart. Masaya ako nakatulong ako sa'yo. Ako nga pala si Paris Delgado. Sabay lahat nito ng kamay. Tinanggap naman ni Hart ang kamay ni Paris. Ako si Hart. Hart Valenciano. Cute name. Nakangising sinabi ni Paris at pareho silang natawa. Mas cute ka. Cute nga yung name. Hirit ni Hart at palihim na kinarot ang kaniyang sarili. Pero mas cute ka. Hirit naman ni Paris. Namula sa sobrang kilig si Hart. Pumasok ang nurse at si Paris na ang kumausap dito habang nanatili namang tahimik si Hart at iniisip si na Berta. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niyang pag-iwan sa mga ito, lalo na at siya ang breadwinner ng kanilang pamilya. Pero siguro lesson na rin para kina Berta ang pag-alis niya. Para naman matutong magbanat ng buto ang mga ito at buhayin ang kanilang mga sarili. Oras na rin para hindi na sila umasa pa kay Hart sa lahat ng bagay. Pwede ka na rin umuwi. Anunsyo ni Paris at muling lumapit kay Hart. Talaga? May bahid na lungkot sa boses ni Hart. Hindi niya naman kasi alam kung saan siya pupunta ngayong naglaya siya sa bahay nila. Hindi naman siya pwedeng manatili sa bahay ng kaibigan niyang si Leia dahil matutuntun lang siya na nabirtad niya doon. May problema ba, Hart? Nag-aalala lang tanong ni Paris. Hindi ko lang kasi alam kung saan ako pupunta. Ha? Huh? Kulot noong tanong ni Paris. Naglayas kasi ako sa amin kaya kailangan ko pang maghanap ng matitirhan ko. Paliwanag naman ni Hart at napatingin sa mga pasang nasa braso niya. I can help you. Alok ni Paris. Ikaw? Tutulungan mo ko? Tumango si Paris. May isang kondo akong hindi nang ginagamit. You can stay there. Nako, wala naman akong perang pambayad sa kondo at di ba mahal yun? Wala kang babayaran. Maagap na sinabi ni Paris. Sure ka ba? Hindi mo pa ako gaanong kilala pero wagas ka kung makatulong sa akin. Hindi mo naman ito kailangan gawin, Paris. Hinawakan ni Paris ang kamay ni Hart. Gusto ko itong tulungan. Sinserong sinabi ni Paris. Napangiti naman si Hart sa kabaitan ni Paris. Maraming mabubuting tao sa mundo pero masaya si Hart dahil nakakilala siya ng isa sa kanila at iyon ay si Paris. Ipinagmaneho ni Paris si Hart papunta sa condo unit na sinasabi niya. May kalakihan ito kaya manghang-mangha si Hart. Malinis ang unit at marami ring magagamit sa loob. Inilapag ni Paris ang bag ni Hart sa gilid. Lumapit naman si Hart sa glass wall at hinawi ang kortina nito. Lumaki lalo ang ngiti niya nang makita ang tanawin. Nasa 10th floor ang condo unit na tinitirhan niya kaya kitang-kita mula rito ang napakagandang view ng syudad. Do you like it here? Tanong ni Paris at tumayo sa gilid ni Hart. Walang pag-aalin lang ang tumango si Hart. Ang ganda dito, Paris. Ani Hart. Condo ko to dati, nung college pa ako. Ayoko namang ibenta ito dahil marami akong masasayang memory sa lugar na to. Pagkikwento ni Paris, napatitig si Hart sa kanya. Seryoso ka ba talagang patitirahin mo ko dito? Paninigurado ni Hart. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala na titira siya sa ganito kagarang lugar. Actually, may favor akong hihingin sa'yo. Pag-amin naman ni Paris. Kaagad niyakap ni Hart ang kaniyang sarili at napaatras sa kaba. Wait,
hindi naman siguro katawan ko ang kapalit nito, di ba? Virgin pa ako. At ipinangako ko sa sarili ko na sa asawa ko, natigilan si Hart nang biglang humalakhak si Paris. Aliw na aliw nitong pinanood si Hart. Namula naman ang husto si Hart nang mapagtanto ang kaniyang mga sinabi. Nag-resign ang sekretary ko at kailangan ko ng bagong sekretarya. Paliwanag ni Paris. Bahagya pa rin natatawa. Sorry. Akala ko kasi kung anong favor nang hihingin mo. Sorry talaga. Nahihiyang sinabi ni Hart. Ayos lang, Hart. Hindi ko naman kasi sinabi kagad kaya kung ano-ano naisip mo. Nakangisig sagot ni Paris. Ibig bang sabihin, in-hire mo ko bilang bagong sekretary mo? Tanong ni Hart. Tumango si Paris. Naku, walang problema. Kaso hindi agad-agad ha. Kailangan ko pa kasing kausapin ang boss ko. Ani Hart. Mga boss? Nagtatakang tanong ni Paris. Oo mga boss, dalawa kasi ang trabaho ko. Parehong waitress sa karinderya at sa isang coffee shop. Sagot ni Hart. Hindi ka ba nahirapan? Dalawang trabaho ang ginagawa mo. Panguusisa ni Paris. Siyempre nahihirapan. Wala naman kasing madaling trabaho, di ba? Pero iniisip ko na lang kung hindi ako magtatrabaho ng ganun ay hindi ako magkakapera. Wala akong makakain. Wala akong may bibigay sa pamilya ko. Bakit ka nga pala naglayo sa inyo? Nagtalo ba kayo ng parents mo? Hindi maiwasan ni Paris ang magtanong. Sobrang nakikurious kasi talaga siya sa nangyari kay Hart. Gusto niyang malaman kung bakit umabot si Hart sa punto kung saan muntik niya nang wakasan ang buhay niya. Wala na akong parents. Maaga silang namatay. Nakikitira ako sa tita ko na kapatid ni Mama. Nagkaroon ng gulo sa pagitan namin at natigilan si Hart nang maalala ang ginawang pangbubugbog ng mga ito sa kanya. Marahang hinaplos ni Paris ang likod ni Hart. It's alright. You don't have to tell me everything. Salamat sa pag-iintindi, ani Hart. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, ay paniguradong makakabangon ka rin, Hart. Tutulungan kita. Sabi naman ni Paris. Buong akala ni Hart ay umuwi na ng tuluyan si Paris pero nagulat siya nang bumalik ito at may dalang mga paper bag. Paris? Bakit nandito ka? Akala ko umuwi ka na. May naiwan ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Hart. Dumiretso sa kusina si Paris at inilapag sa mesa ang mga dala niya. Nakasunod naman si Hart sa kanya. Hindi pa ako umuwi. Dumaan ako sa grocery store para bumili ng iilang kailanganin mo. At may binili rin akong pagkain for dinner. Ani Paris, nakakahiya naman. Hindi mo naman kailangan gawin pa yan pero salamat. Nagagalak na tugon ni Hart. Kumain na tayo. Aya ni Paris at inihanda na ang mga pagkain. Masaya nilang pinagsaluhan ang mga pagkain binili ni Paris. Base sa kwento mo, isa kang businessman, isa kang negosyante. Hindi ka ba busy? Tanong ni Hart. Hawak ko ang oras ko. At saka gusto kong siguradong magiging okay ka dito. Total ako naman ang nag-alok sa'yo na tumira ka dito. Ani Paris, lahat ng tao ay kayang maging mabait. Pero hindi kayang lahat maging mabuti kagaya mo. Tinulungan mo ko kahit na hindi naman tayo magkakilala. Kaya sobra akong nagpapasalamat sa'yo, Paris. Nakailang thank you ko na nga ngayong araw. Pabirong sinabi ni Paris. Natawa si Hart at bahagyang namula. Wala bang magagalit na titira ko dito, Paris? Pang-uusisa ni Hart. Umiling si Paris. Laki ako sa hirap. Hindi ko afford tumira sa ganito. Pangarap kong magkaroon ng sarili kong kondo at ngayon ay mararanasan ko na rin. Hindi nga lang sa akin pero at least, di ba, may experience ko pa rin. Sabi ni Hart. Simula ngayon, ay sa'yo na tong kondo. Biglang sinabi ni Paris kaya nasamid tuloy si Hart sa kinakain niya. Hoy loko, hindi naman pwede yun. Ikaw ang bumili nito tapos ibibigay mo na lang sa akin ng basta-basta. Kakakilala pa lang kaya natin? Nahihiyang sinabi ni Hart. Hindi ko rin naman ito magagamit. May bago na akong kondo. At minsanan lang rin umuwi ako rito. Kasi nga busy ako sa trabaho. Paliwanag ni Paris. Ang sarap sigurong maging mayaman, no? Kapag yumaman ako ay gusto kong maging katulad mo. Hindi ka madamot at tumutulong ka. Ani Hart. Nasa akin na lahat ng kailangan ko. Kaya hindi naman masamang mamigay sa iba, right? Sagot naman ni Paris. Sana lahat ng mayayaman kagaya mo. Napakabuti ng puso mo, Paris. Puri ni Hart. Iyak na ba ako sa dami ng compliments mo, Hart? Natatawang sinabi ni Paris. Napangisi naman si Hart at napailing na lang. Pagkatapos kumain,
ay silang dalawa ang naghugas ng pinggan. Nagpumilit kasi si Paris na tulungan si Hart. Inihatid ni Hart sa may pintuan si Paris. Alis na ako. Paalam ni Paris. Thank you sa tulong mo, Paris. Salamat rin sa libreng dinner at masayang kwentuhan. Ani Hart. Magte-thank you ka na naman. Puna ni Paris at halos sabay silang natawa. Good night at ingat sa pag-uwi mo. Masiglang sinabi ni Hart. Kapag nakausap mo ng mga boss mo, ipaalam mo kagad sa akin. Bili ni Paris. Tinanguan naman siya ni Hart. Tuluyan nang umalis si Paris at nakangiti naman siyang sinundan ng tingin ni Hart. Akmang matutulog na sana si Hart pero biglang tumunog ang cellphone niya. Mabilis siyang bumangon at kaagad dumagundong ang kaba sa dibdib niya nang makita ang pangalan ng Tita Berta niya sa screen. Sinagot ni Hart ang tawag. Hart, nasaan ka na ba? Anong araw na? Wala ka bang balak umuwi? Sermon ni Berta mula sa kabilang linya. Tita, tama na po. Hindi na po ako babalik sa inyo. Sagot ni Hart. Hart naman? Parang yun lang. Madalas ka naman naming masaktan pero ngayon mo pa naisipang maglayas ng ganito? Ganun lang naman kami maglambing sa'yo. Nagmamakaawang sinabi ni Berta. Napangiwi si Hart at mariing na ikuyom ang kanyang mga kamao. Naiinis siya sa kanyang narinig. Sorry po, pero pagod na ako sa ganyang uri ng paglalambing ninyo. Mariing sinabi ni Hart. Hart, baka nakakalimutan mo na lahat ng naitulong namin ni Lando sa'yo. Wala kang utang na loob. Ang arte-arte mo! Sigaw ni Berta. Hindi ako nag-iinarte, Tita Berta. Kayo po ang may mali at saka sa dami ng nagawa ko para sa inyo. Siguro naman nabayaran ko na yung utang na loob na sinasabi nyo. Sagot ni Hart at pinatay na ang tawag. Pagod niyang ibinagsak ang sarili sa malambot na kama at tahimik na humikbi. Mahal niya si Berta at ang pamilya nito pero hindi niya na gustong bumalik sa ganoong sitwasyon. Pagod na siyang isiksik ang kaniyang sarili sa kanila. Pagod na siya sa bawat pambubugbog ng mga ito sa kanya at sawa na siya sa lahat ng masasakit na salitang ibinabato nila sa kanya. Kinaumagahan ay maginhawa ang pakiramdam ni Hart na siya ay magising. Iba talaga kapag pangmayamang kama natutulog. Ang sarap gumising. Bulong ni Hart sa kaniyang sarili at lumabas na ng kwarto. Didiretso na sana siya sa kusina kaso biglang may kumatok sa pinto. Kaagad niya itong pinabuksan at isang delivery boy ang bumungad sa kanya. Delivery po para kay Miss Hart? Anunsyo ng delivery boy. Hindi po ako nag-order. Kabadong sinabi ni Hart. Huwag na po kayo mag-alala ma'am. Bayad na po ito. Bayad? Nino? Hindi sumagot ang lalaki. Kinuha ni Hart ang paper bag at umalis na rin ang lalaki. Food for breakfast ang laman ng paper bag at may note rin sa loob. Eat well. Pagbasa ni Hart sa note. Kanina to galing? Kay Paris kaya? Nagtataka niyang tanong. Pagkatapos kumain ay kaagad na nag-ayos si Hart at pumunta na sa karinderya at coffee shop na pinagtatrabahuan niya para makapagpaalam ng formal sa pag-alis sa trabaho. Buti na lang ay pinayagan siya ng mga ito at hindi nagkaroon ng problema sa pagitan nila. Katatapos lang kausapin ni Hart ang boss niya sa coffee shop nang lapitan siya ng kaibigan niyang si Leia. Ikinuwento ni Hart ang nangyari sa kanya at ipinangako naman ni Leia na hindi niya ito ipagsasabi sa iba. Paglabas ni Hart ng coffee shop ay si Brittany ang nakita niya. Buti naman at na-champohan kita dito, Hart. Akala ko tatakasan mo na lang talaga kami. Nakangising sinabi ni Brittany. Napalunok si Hart. Brittany, anong ginagawa mo dito? Hinahanap ka? Brittany, tama na. Kung iniisip mong uuwi ako ay nagkakamali ka. Kalmadong sinabi ni Hart. Wala kang choice, Hart. Babalik ka kasama ko. Napakalaki ng utang na loob mo sa amin tapos bigla mo kaming iiwan sa ere? Singhal ni Brittany. Hindi ko kayo iniwan sa ere. Kayong nagtulak sa akin para maglayas ako. Sagot ni Hart. Ano bang pinagmamalaki mo, Hart? Kinapkop ka ba ng mga magulang ko? Nagkaroon ka na ng pamilya dahil sa amin tapos gaganyang-ganyang ka. Sigaw ni Brittany. Pamilya? Pamilya niya na ako ngayon. Pero noon ba, itinuring niyo ba akong pamilya? Nagiging pamilya niyo lang naman ako kapag hihingi na kayo ng pera. Pero sa totoo lang, wala naman talaga kayong pakialam sa akin. Buwelta ni Hart. Bakit ba ang drama mo? Ang OA mo? Akala mo naman nakakaganda yung paglalayas mo. Ani Brittany. Pagod na ako kakaintindi sa inyo, Brittany. Magkanya-kanya na tayong lahat. Sabi ni Hart sa pinsan niya.
Akmang aalis sana si Heart pero bigla siyang hinawakan ni Britney sa braso. Hindi kita hahayaang makatakas, Heart, ani Britney. Bitawan mo ko! Reklamo ni Heart. Todo pagpumiglas naman ang ginawa ni Heart. Saktong lumabas ng coffee shop ang kaibigan ni Heart na si Leia at nakita nito ang eksena ng ginawa ni Britney. Mabilis niyang nilapitan si Britney at itinulak palayo kay Heart. Heart, alis na! Ako na yung bahala sa buruhiltang to! Ani Leia. Kaagad namang tumakbo palayo si Heart habang hawak-hawak naman ni Leia si Britney para hindi ito makasunod kay Heart. Umuwi na si Heart sa kondo. Nagulat siya nang bumungad sa kaniya si Paris na prenteng nakaupo sa sofa na sa kanya na agad ang tingin nito. Paris, bakit nandito ka ulit? May kailangan ka ba sa akin? Sorry, kanina ka pa ba naghihintay dito? Sunod-sunod na tanong ni Heart. Kararating ko lang. Sagot naman ni Paris, kahit na ang totoo ay halos isang oras na siyang naghihintay kay Heart. Tatawagan sana kita, kaso wala naman ako number mo. Dagdag pa ni Paris. May pinuntahan kasi ako, kinausap ko na rin ang mga boss ko at nag-resign ako sa trabaho. Sagot ni Heart. Tumango si Paris. Ibig sabihin, pwede ka na magtrabaho sa akin. Kailan mo ba gusto magsimula? Kahit kailan. Maagap na sagot ni Heart. That's great. You can start next week. Sagot ni Paris. Next week? Masyadong matagal. Hindi ba sobrang kailangan mo na ng sekretary? Kunot noong tanong ni Heart. Hindi pa magaling ang sugat mo. Kailangan mo pa ng oras para makapagpahinga. Natouch si Heart sa sinabi ni Paris. Mabait si Paris at ramdam niya ang concern nito sa kanya. Bihira lang ang taong nagparamdam ng ganito kay Heart. Tumayo si Paris at kinuha ang cream na nasa kwarto ni Heart. Come here. Tinapik ni Paris ang space sa tabi niya. Kaagad namang lumapit si Heart sa kanya. Nakatitig lang si Heart kay Paris habang nilalagyan ng cream ang mga pasa niya. Sobrang lakas rin ang tibok ng dibdib niya. I love you. Thank you. Ani Heart. Napangisi naman si Paris. You're welcome always, Heart. Basta ikaw. Kinilig ng husto si Heart pero syempre, hindi niya ipinahalata. Baka ma-awkward pa si Paris sa kanya. Nag-lunch ka na ba? May dala ko mga pagkain. Usisa ni Paris. Umiling si Heart. Kinuha naman ni Paris ang kamay niya. Saka siya hinila papunta sa kusina para pagsaluhan ang pagkaing dinala ni Paris. Habang hindi pa pumapasok si Heart sa bago niyang trabaho, ay palagi siyang dinadalaw ni Paris sa kondo. Naging magaan ang loob nila sa isa't isa. Marami silang napukukwentuhan kapag magkasama sila. Excited ka na ba sa first day mo sa trabaho? Tanong ni Paris habang nagmamaneho. Sinundo niya kasi si Heart sa kondo para sabay na silang pumasok sa opisina. Hindi mo naman ako kailangan pang sunduin, Sir Paris. Sir? Kailan pa naging sir ang tawag mo sa akin? Ngayon lang. Magiging boss na kita kaya dapat sir nang itawag ko sa'yo. Sagot ni Heart at ngumiti. Huwag mo akong tawaging sir. Hindi mo naman ako teacher. Iritado ang sinabi ni Paris. Just call me Paris. Hindi lang naman po teacher ang pwedeng tawaging sir. At saka para naman po akong walang galang sa boss ko niyan. Pabirong hirit ni Heart. Fine. Pwede mo akong tawaging sir kapag nasa opisina tayo. Pero kapag tayong dalawa lang, eh dapat pares ang itatawag mo sa akin. Total magkaibigan naman tayo. Ani Paris. Magkaibigan? Magkaibigan tayo? Manghang tanong ni Heart. Bakit? Ayaw mo ba akong maging kaibigan? Natatawang sinabi ni Paris. Napanguso si Heart. Eh, hindi ako makapaniwalang may kaibigan akong kagaya mo. Mayaman at negosyante pa. Iba ka lang talaga sa mga kaibigan ko. That makes me feel special then. Banat ni Paris. Namula naman si Heart at kaagad na uminit ang pisngi niya. Strict ka bang boss? Usisa ni Heart. It's for you to find out. Pili yung sinabi ni Paris at kinindatan si Heart. Thank you sa pag-offer mo ng trabaho sa akin at sa lahat ng naitulong mo. Promise, hindi kita bibiguin. Pagsisikapan ko sa trabaho. Puno ng determinasyong sinabi ni Heart. Tinapik naman ni Paris ang ulo niya habang pangiti-ngiti. Ipinakilala ni Paris si Heart sa lahat ng empleyado niya. Mabilis na natutunan ni Heart ang mga kailangan niya gawin. Makalipas ang ilang buwan, ay yakang-yakan na ni Heart ang kaniyang trabaho bilang sekretary ni Paris. Busy si Paris kaya busy rin siya. Palagi rin silang kasama sa lahat ng meetings ni Paris. Kulang na lang bigyan siya ng Employee of the Month Award sa sobrang galing at sipag niya sa trabaho. Heart,
para sa'yo. May inilapag na parehabang box si Paris sa mesa. Kulay itim ito at nakatatak sa box ang logo ng isang sikat na jewelry brand. Po? Para saan po? Nagtatakang tanong ni Heart. Appreciation gift. Napakasipag mo sa trabaho, kaya deserve mong mabigyan ng reward. Nakangiting sagot ni Paris at binuksan ang box. Kasabay ng pagkinang ng jewelry, ang mga mata ni Heart. Isang mamahaling kwintas ang laman nito at napakaganda nitong pagmasdan. Hindi ko po matatanggap yan, Sir Paris. Mukhang mamahalin po at saka ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko. Hindi naman po ako nag-expect ng award. Nahihiyang sinabi ni Heart. Tumayo si Paris at kinuha ang kwintas. Siya na mismo ang nagsuot ng kwintas kay Heart. Sobrang bilis naman ang tibok ng puso ni Heart at para siyang aatakihin sa sobrang bilis nito. Pawisan rin siya kahit na ang namig naman sa loob ng opisina ni Paris. Maingat na hinawi ni Paris ang buhok ni Heart para makita at mailagay ng maayos ang kwintas. Hinawakan ni Heart ang heart pendant nito. Ikaw kagad ang naalala ko noong unang beses ko itong nakita. Ani Paris. Napakaganda nito. Komento ni Heart. Bahagya pa rin nahihiya. Pero sir, hindi niyo naman po kailangan bigyan ng ganito. Ang dami niyo na pong naibigay na itulong sa akin. Naisuot mo na. Kaya hindi mo na pwedeng hubarin at ibalik siya sa akin. Giit ni Paris. Huminga ng malalim si Heart at sinabing, thank you, Sir Paris. Akmang aalis na sana si Heart pero biglang hinawakan ni Paris ang kamay niya. Matagal na napatitig si Heart sa kamay ni Paris na nakahawak sa kanya. Mas lalong nagwala ang puso niya sa nangyayari. May sasabihin pa po ba kayo, Sir Paris? Tanong ni Heart. Pilit niyang pinapakalma ang nagwawala niyang puso. Pwede ba tayong lumabas mamaya? Pagkatapos ng trabaho mo, mag-dinner tayo. May treat. Aya ni Paris. Akala ko naman kung ano na. Madalas naman tayong kumakain ng sabay kaya okay lang sa akin. Sasama ako. Bahagyang natawa si Heart. Iba to Heart. I want to take you out on a date. Ani Paris. Nalaglag ang panga ni Heart at sunod-sunod na napakurap. Hindi siya makapaniwala sa kaniyang narinig. Inaaya lang naman siyang makipag-date ni Paris Delgado, isang mayamang negosyante at ubod pa ng gwapo. Date po? Paninigurado ni Heart sa narinig niya. I like you. Gusto kita simula pa noong una kitang nakita. I really like you, Heart. At sana, mabigyan mo ako ng chance na ligawan ka. Sana pumayag ka makipag-date sa akin mamaya. Diretsahang sinabi ni Paris. Mas lalo namang nawindang si Heart sa sinabi ni Paris. Wala man ang bahid ng kaba sa pagmumukha ni Paris habang inaamin ang feelings niya kay Heart. Kasing pula ng kamati si Heart at hindi niya mapigilang kiligin kay Paris at sobra siyang na-overwhelm. Hindi mo kailangang sumagot ngayon tungkol sa balak kong paliligaw pero sana pumayag ang mag-date tayo. Dinner date lang naman. Maagap na sinabi ni Paris. Bakit ako? Hindi ako kagandahan at hindi ako mayaman, Sir Paris. Bakit hindi pwedeng ikaw? Pagbabalik ni Paris ng tanong. Gusto rin kita. Pag-amin naman ni Heart. Napangisi si Paris. At pumapayag akong ligawan ako. At pumapayag rin akong makipag-date sa'yo mamayang gabi. Dagdag pa ni Heart. Napatalon at napasigaw si Paris sa sobrang saya at niyakap pa nito si Heart. Natawa na lamang si Heart sa cute na reaction ni Paris. Nangyari ang first date nila sa isang restaurant na paborito ni Paris. Napaka-romantic ng lugar at masasarap ang mga pagkaing inahain sa kanila. Walang katapos ang kwentuhan at biruan ang nangyari sa gabing iyon. Sobrang saya nila sa piling ng isa't isa. Ilang beses pang nag-date si Paris at Heart at kasabay rin ito ang panliligaw ni Paris. Habang nag-uusap si Heart at Paris sa loob ng opisina ni Paris, ay biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang napakagandang babae. Marami itong suot na alahas at nagsusumigaw sa yaman ang tindig nito. Paris! Tawag ng babae. Ang babaeng ito ay si Tiffany, anak mayaman at ang nakatakdang fiancé ni Paris. Bata pa lamang sila noong ipinagkasundo sila ng kanilang mga magulang. Malapit na magkaibigan ang parents nila. Kakauwi lang ni Tiffany mula sa Spain para sa isang mahabang bakasyon. Tiffany,
Anong ginagawa mo dito? Kailan ka pa nakauwi? Sunod-sunod na tanong ni Paris. Gulat ito nang makita si Tiffany sa kaniyang opisina. Palipat-lipat naman ang tingin ni Hart sa kanilang dalawa. Wala siyang kaide-ideya kung sino si Tiffany. Hindi naman kasi ito sinabi ni Paris sa kanya. Alam mo, nakakainis ka. Ilang beses akong nag-text sa'yo pero ini-ignore mo. Magpapasundo pa naman sana ako sa airport. May bahid ng pagtatampo ang boses ni Tiffany. Nalaki ang mga mata ni Hart nang biglang patakan ni Tiffany nang halik ang labi ni Paris. Anong ibig sabihin nito? Sabat ni Hart. Napatingin si Tiffany sa kanya. Umarko ang kilay ni Tiffany habang hinahagod ng tingin si Hart. Oh, hello there. Who are you? Maarteng tanong ni Tiffany. Sekretary ko. Sagot ni Paris. Pagak na natawa si Hart. Alam niya namang sekretary siya ni Paris pero hindi lang naman iyon ang relasyon nila. Naguguluhan si Hart sa nangyayari batina ang paghalik ni Tiffany sa labi ni Paris. Nagkatitigan si Hart at Paris. Umiwas ng tingin si Hart at mabilis na naglakad palabas. Bumalik si Hart sa desk niya at mahinang humigbi. Lumabas ng opisina si Paris at nilapitan si Hart. Hart, let me explain. Ani Paris. Natatarantang pinunasa naman ni Hart ang luha niya. Luminga si Hart sa paligid. Maraming empleyado ang nakatingin sa kanilang dalawa. Sir, nasa trabaho po tayo. Ikaw na mismo ang nagsabi na dapat ihiwalay ang personal sa buhay na trabaho. Ani Hart. Just hear me out, okay? Mag-usap muna tayo. Giit ni Paris. Dapat mo muna sigurong kausapin ang girlfriend mo, sir. Mariing sinabi ni Hart. Hart, hindi yun gaya ng iniisip mo. Depensa ni Paris sa kaniyang sarili. Paris, let's talk. Biglang sumulpot si Tiffany at hinila pabalik sa loob ng opisina si Paris. Mapait namang napangiti si Hart habang sinusundan sila ng tingin. Idinokdok ni Hart ang ulo niya sa lamesa at nagpatuloy sa pag-iyak. Pagkatapos ng working hours ni Hart ay mabilis siyang umalis sa building at umuwi sa kondo. Nagkulong siya sa kwarto niya at iyak ng iyak. Napakaraming tissue na ang nasayang, kakapuna sa uhog at luha niya. Gustuhin mang puntahan ni Paris si Hart ay hindi naman siya nilulubayan ni Tiffany. Para itong aso kung makabuntot kay Paris. Pero kinaumagahan ay nabigla si Hart nang si Paris ang bumungad sa kaniya pagbukas niya ng pinto. May dalang bouquet ng rosa si Paris at iilang regalo para kay Hart. Hart, hindi mo sinasagot ang text sa tawag ko. Panimula ni Paris. Papasok na ako sa trabaho. Pambabaliwala ni Hart sa sinabi niya. Hart, please, let me explain. Wala kami relasyon ni Tiffany. She's my fiancé and... Fiancé? Ikakasal ka na sa kanya tapos sasabihin mo sa akin wala kayong relasyon. Sinong niloko mo? Paris? Nililigawan mo ko habang may fiancé ka naman pala? Puno ng sakit at pait na sinabi ni Hart. Wala akong nararamdaman para sa kanya. Malapit na magkaibigan ang parents namin at ipinagkasundo na kami sa isa't isa mula pa noong mga bata pa kami. Hindi ko naman gusto yun. At pwede kong kausapin ng magulang ko tungkol dito, Hart. Paliwanag ni Paris. Bahagyang kumalma si Hart at pilit na pinroseso ang mga sinabi ni Paris. Hindi mo siya mahal? Tanong ni Hart. Siyempre hindi, Hart. Sinabi ko naman sa'yo, diba? Na ikaw ang gusto ko. At ikaw lang ang mahal ko. Paninigurado naman ni Paris. Otomatikong naglaho lahat ng pagtatampo ni Hart kay Paris dahil sa sinabi nito. Napalitan rin ito ng kilig. Namumula ang buong mukha ni Hart at halos hindi makatingin ng diretso kay Paris dahil sa sobrang kahihiyan. I love you, Hart. At willing akong pakasalan ka ngayon mismo. Determinadong sinabi ni Paris. Napalunok si Hart. Kasal? Hindi siya makapaniwalang sinabi. Oo, para lang mapanatag ang loob mo. Ani Paris. Napanguso si Hart at nagpipigil ng kilig. Kung wala lang si Paris sa harapan niya ngayon, ay baka kanina pa siya tumili. Naging extra productive si Hart sa trabaho dahil kay Paris. Masyado siyang natuwa sa mga sinabi ni Paris kanina sa kondo kaya mas ginanahan siyang magtrabaho. How dare you? Nagulandang si Hart nang biglang sumulpot sa harapan niya si Tiffany. Galit na galit ito at parang tigring handa ng lapain ang kaaway niya. Itinuro ni Hart ang kaniyang sarili at kunot noong luminga sa paligid. Ako ba ang kinakausap mo? Inosenteng tanong niya. Umatras si Paris sa engagement namin dahil sa iyong mulandi ka.
Inutusan mo ba si Paris na gawin yun? Ganon ka ba kadesperada, ha? Ano ba ang pinagmamalaki mo? Isa ka lang namang dukhang babae at mga agaw. You're not even pretty at hindi ka kalibel namin para umasta ka ng ganyan. Ang kapal naman ng mukha mong agawin si Paris sa akin. Iritadong sinabi ni Tiffany. Sobrang clueless ni Hart sa mga sinabi ni Tiffany. Hindi niya alam na ginawa iyon ni Paris dahil hindi pa naman nila nito na pag-uusapan. Wala akong alam sa sinasabi mo. Pagtatanggol ni Hart sa kaniyang sarili. Tingin mo ba talaga maniniwala ako sa oportunistang kagaya mo? Sigaw ni Tiffany. Hindi ako oportunista at wala akong inaagaw sa iyo. Depensa ni Hart. Anong ginagawa mo dito, Tiffany? Tanong ni Paris. Kakalabas lang nito sa kanyang opisina at nang marinig ang sigawan ay kaagad siyang lumabas para tignan ang nangyayari. You don't mean para lang sa dukhang to? Wala ka man lang taste? Singhal ni Tiffany kay Paris. Watch your words, Tiff. Wala kang karapatang sabihan siya ng ganyan. Saway ni Paris sa kanya. Binalingan ni Tiffany si Hart. Mga agaw ka? Sigaw ulit niya. Huminga ng malalim si Hart. Wala akong inagaw. Hindi naman kay ni Paris at hindi ko siya inagaw sa'yo dahil boyfriend ko siya. Maraing sinabi ni Hart. Natahimik ang buong paligid. Napatulala naman si Paris kay Hart at hindi makapaniwala sa sinabi nito. Napangisi si Paris at nilapitan si Hart. Hinawakan ni Paris ang kamay ni Hart habang hindi maialis ang ngiti sa kaniyang labi. Boyfriend, sinasagot mo na ako? Nagagalak na tanong ni Paris. Para siyang nakalutang ngayon sa cloud 9 dahil sa sobrang saya niya. Dahan-dahang tumango si Hart. Napasigaw naman si Paris at niyakap ng mahigpit si Hart. Napangiwi si Tiffany at sunod-sunod na napairap. Ang OA niyo? Masyado kayo madrama. Magsama nga kayong dalawa. Sigaw ni Tiffany at tuluyan ang umalis sa building na pagmamay-ari ni Paris. Nagpalakpakan naman ng mga empleyadong nakarinig at nakasaksi sa nangyari. Hiyang-hiya naman si Hart sa ginawa niya pero natutuwa siya para sa kanilang dalawa ni Paris. Opisyal nang naging mag-boyfriend at girlfriend si Paris at Hart. Si Paris ang first boyfriend ni Hart at ipinagdarasal niya na sana si Paris na rin ang maging huli. Gusto ko makilala ng parents ko. Magpahanda ng dinner si Mama para sa akin. Sabi ni Paris habang nasa kondo sila ni Hart at nanonood ng palabas sa telebisyon. Nalaki naman ang mga mata ni Hart sa sobrang kinabahan sa sinabi ni Paris. Parents mo? Kinakabahan ako. Paano kung ayaw pala nila sa akin? Ani Hart. Marahang hinawakan ni Paris ang kamay niya at pinatakan nito ng halik. Hart, ayaw man nila sa'yo. O hindi, wala naman silang magagawa. Hindi na ulit akong magmamahal kung hindi yun ikaw. Ang cheesy mo? Natatawang sinabi ni Hart at sinundot ang malalim na dimples ni Paris. Pero kinilig ka naman. I love you, Paris. I love you more, Hart. I hurt you. Malambing na sinabi ni Hart at hinalikan sa pisngi si Paris. I hurt you too. Nakangising sagot naman ni Paris at niyakap si Hart. Sobrang kabado ni Hart habang bumabiyahe sila papunta sa bahay ni Paris. Ngayon kasi magaganap ang dinner nila kasama ang parents ni Paris. Hawak-hawak ni Paris ang kamay niya para mapakalma siya. Huwag ka mag-overthink. Mababait naman sila. At hindi naman sila nangangagat. Ani Paris, napanguso si Hart. Hindi binitawan ni Paris ang kamay ni Hart habang naglalakad sila papasok ng mansyon ng mga Delgado. Napakalaki ng mansyon at napakaganda. Halata ring mamahalin ang lahat ng gamit sa loob ng bahay. Sinalubong sila ng isang maid at iginiya sa dining area na malapit sa swimming pool. Paris, I'm glad you came. Akala ko i-enjoyin mo na naman kami ng papa mo dahil sa sobrang busy mo sa work. Masiglang sinabi ng mama ni Paris sa bayakap sa anak. I'm sorry ma, huwag ka na pong magtampo. Paglalambing naman ni Paris sa ina niya. Yan na ba ang girlfriend mo, Paris? Sabat naman ni Mr. Delgado na siyang ama ni Paris. Napalunok naman si Hart at napahawak sa damit ni Paris. Kaagad nabawasan ang kaba ni Hart nang biglang umiti si Mr. Delgado. Ang ganda ng girlfriend mo anak. Bagay kayo. Puri ng matanda. Namula naman si Hart nang balingan siya ni Paris. Niyakap ni Mrs. Delgado si Hart at iginiya na sa upuan. The dinner went well at marami silang napagkwentuhan. Masayang masaya si Hart at Paris dahil tanggap ng mga ito ang kanilang relasyon. Supordado ba sila ng mga ito? Umuwi na rin sina Hart at Paris pagkatapos.
Habang nasa parking area sila ng condominium, ay bigla na lang sumulpot ang pinsan ni Hart na si Brittany. Brittany, ano ginagawa mo dito? Tanong ni Hart at nilapitan si Brittany. Sobrang nakakaawa ang itsura ngayon ni Brittany. Ni hindi man lang ito nag-makeup kagaya ng dati at kupas na damit na rin ang suot nito. Magulo rin ang kaniyang buhok at bumagsak ng husto ang kaniyang timbang. Do you know her? Tanong ni Paris. Tumango si Hart. Pinsan ko siya. Pag-amin niya. Hart, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Brittany. Pwede bang mauna ka na sa room, Paris? May pag-uusapan lang kami ni Brittany saglit. Ani Hart. Are you safe with her? Ayos lang ba talagang iwanan kita sa kanya? Paninigurado ni Paris. Kaya ko ang sarili ko. Hintay mo na lang ako sa room. Sagot ni Hart. Hindi na nagreklamo pa si Paris at iniwanan na sila. Bakit nandito ka, Brittany? At paano mo na lamang dito ako nakatira? Kunot noong tanong ni Hart. Pinilit ko si Leia na sabihin sa akin. Ani Brittany. Ano nangyari sa'yo? Ang laki na ipinagbago mo. Nagtatakang tanong ni Hart. Ang ganda ng buhay mo. Mayaman ka na at may gwapo ka pang boyfriend. Saad ni Brittany. Hindi ako mayaman. Giit ni Hart. Tipid na ngumiti si Brittany at sinabing, kailangan ko ng tulong mo. Tulong? Sa dami na ginawa niyo sa akin, sa tingin mo ba tutulungan pa kita? Bahagyang naini si Hart. Bigla na naman kasi niyang naalala ang pananakit na ginawa ng mga ito sa kanya. Hindi madali ang dinanas niya sa poder nila. May sakit si Mama Hart. Wala kaming pera para madala siya sa ospital. Nasa bahay siya ngayon at nakalubog lang sa kama niya. Namatay na rin si Papa at ako na lang ang tanging bumubuhay sa amin ni Mama. Litanya ni Brittany. Natigilan si Hart. Patay na si Tito Lando? May sakit si Tita Berta? Bakit ngayon mo lang sinabi to sa akin? Dahil hindi kita mahagilap. Masyado kang takot bumalik sa amin pero Hart, kailangan ko ng tulong mo. Promise, ito nang huling beses na guguluhin kita. Gusto ko lang talagang maipagamot si Mama. Ayokong mawala siya sa akin. Ani Brittany at bigla na lang umiyak. Lumapit naman si Hart sa kanya at niyakap siya. Umuwi na rin si Brittany pagkatapos nitong makausap si Hart. How was it? Tanong ni Paris pagdating ni Hart. Lumapit naman si Hart sa kanya, saka ito umiyak. Masakit para sa kanya ang nangyari. Kahit naman kasi hindi naging maayos ang relasyon niya sa kanila, ay may mga bagay pa rin namang nagawa ang mga ito sa kanya na hindi niya makakalimutan. Sila lang ang bukod tanging naglakas loob na kupkupin si Hart. Noong nawala ang magulang ni Hart, ay si Berta at Lando ang tumayong mga magulang niya. Sila ang kasama niya tuwing aakyat siya sa stage at may tatanggapin na award at sila rin ang kasama niya tuwing may family day sa school nila noon. Wala na si Tito Lando. At may sakit si Tita Berta kaya nangihingi ng tulong si Brittany sa akin. Pagkikwento ni Hart, tahimik na nakikinig si Paris kay Hart. Naalala mo pa ba noong una tayong nagkita, Paris? Doon sa may tulay. Ang dami kong pasa at sugat na tinamo nun. Binugbog nila ako kaya naisipan kong lumaya sa bahay namin. Ani Hart, hindi mo kailangang sabihin sa akin to Hart. Giit ni Paris. Alam kong gusto mo itong malaman kaso nahihiya ka lang magtanong sa akin. Gusto ko silang tulungan, Paris. Dahil sa kabila ng lahat ng ginawa at kasalanan nila sa akin ay pamilya ko pa rin sila. At mahal ko sila. Mahalaga sila sa akin. Hart, napakabait mo. Napakatapang mo rin kaya para kayanin ng mga pambubugbog nila sa'yo. Mahal na mahal kita at proud na proud ako sa'yo, Hart. Sabay halik ni Paris kay Hart. Sinamahan ni Paris si Hart papunta kay Brittany. Hindi kasi mapakali si Paris kapag hindi siya kasamang pumunta doon ni Hart. Saktong kakalabas ni Brittany ng bahay nang dumating si Hart at Paris. Nagmamadaling nilapitan ni Brittany ang dalawa. Hart, salamat at nakapunta ka. Nakangiting sinabi ni Brittany. Tipid nang ngumiti si Hart. Gusto kong makita si Tita Berta. Nasaan ba siya? Iginiya sila ni Brittany papasok ng bahay at dinala sa kwarto ni Berta. Bumungad sa kanila si Berta na nakahiga sa kama at mahimbing na natutulog. Bumagsak rin ng husto ang timbang nito dahil sa kaniyang pagkakasakit. Wag mo na lang siyang gisingin. Awat ni Hart nang akmang gigisingin ni Brittany si Berta. Nabanggit ko kay Mama na pupunta ka kaya masayang masaya siya. Gusto niya rin humingi ng tawad sa'yo, Hart.
Past is past. Alam kong mahirap kalimutan ang ginawa ninyo at ang mga nangyari, pero hindi tayo sasaya kung palagi nating aalalahanin yung mapapait na nakaraan. Masaya na ako ngayon, ani Heart. Napangiti naman si Britney. Napakabait mo pa rin, Heart. Kahit na sobrang pagmaltrato ang ginawa namin sa'yo, eh hindi ka pa rin nagbabago. Marami akong kakilalang doktor at may hospital ang pamilya namin. Pwede kong ipaalam sa kanila itong case ng mama mo para matulungan namin kayo. Ako na rin ang bahala sa lahat ng medical bills ninyo. Sabat ni Paris. Talaga? Naku, maraming salamat sa'yo. Masayang sinabi ni Britney. At akmang yayakapin si Paris, pero mabilis na iniharang ni Heart ang katawan niya sa pagitan nila. Napangisi naman si Paris sa pagiging possessive ni Heart. Lumabas na muna sa kwarto si Paris at iniwan si Heart at Britney para makapag-usap sila ng masinsinan. Tahimik na nakatingin si Heart kay Berta habang nakasandal naman sa may pinto si Britney at nakatingin kay Heart. Sobra akong naingit sa'yo noon, Heart. At dahil sa sobrang inggit ko ay nagalit ako sa'yo. Napaka-perfect mo. Matalino ka. Mabait. Magalang at maganda. At saka gusto ko ng lahat. Mula pa man noong mga bata pa tayo ay ikaw na ang gusto ng lahat. Ni walang gustong makipaglaro sa akin noon. Walang gustong lumapit at makipagkaibigan, pero sa'yo, parang napakadali lang ng lahat. Biglang sinabi ni Britney. Walang perfectong tao, Britney. At saka bakit ka sa akin maiinggit? Mas nakakaanggit ka nga eh. Kasi may buo kang pamilya noon. Tapos ako ulila na. At nakikitira lang sa inyo. Pinaghirapan ko rin ang pagkakaroon ng kaibigan. Kailangan mo lang makisama para matanggap ka nila. Ani Heart. Naalala mo ba noong junior high tayo? May lalaki sa campus natin na sobrang crush ko, pero mas pinili niyang ligawan ka kasi ang sabi niya mas maganda ka sa akin at napakabobo ko raw. Inis na inis ako noon sa'yo. At sa'yo ko na ibunto ng galit ko. Pagpapatuloy ni Britney sa kwento niya. Eh di tama palang binasted ko yun. Napakakapal naman ang mukha niyang laitin ka. Pero totoo naman talagang bobo ako. Truth hurts, ika nga nila. Nagatawang sinabi ni Britney. Natawa na rin si Heart. Palagi rin akong ikinukumpara ni Mama at Papa sa'yo. At dapat daw maging katulad mo ko. Pero hindi ko kaya eh. Ito lang naman ako. Hindi ako matalino at wala akong ibang alam gawin noon kundi ang magsungit sa'yo. Pilit na ngumiti si Britney. I'm sorry, Britney. Hindi ko alam na yan pala ang nararamdaman mo sa akin. Wala akong kaalam-alam. Ani Heart. Ayos lang, Heart. Walang-wala to kumpara sa mga kasalanang nagawa ko sa'yo. Napakamaldita ko sa'yo dati, pero nagbago na ako ngayon. Napagtanto kong mali ang mga ginawa ko. Mali ang mga ginawa namin sa'yo. Seryosong sinabi ni Britney. Kalimutan na natin ang mga mapapait na nakaraan. At least, nagbago ka na. Sagot ni Heart. At mahigpit nilang niyakap ang isa't isa. Kagaya ng ipinangako ni Paris, ay tinulungan nitong maipagamot si Berta. Nag-aayos na rin si Heart at si Berta at palagi itong dinadalaw ni Heart sa ospital. Malaki ang pasasalamat nila kay Paris at kay Heart dahil sa laki ng naitulong nila. Thank you, Paris. Salamat dahil tinulungan mo si Natita at Britney. Sincere na sinabi ni Heart at niyakap si Paris. Nasa rooftop sila ng condominium para pagmasdan ang meteor shower. Napakaganda ng gabi at napaka-chill ng vibe. Nakaupo sila sa telang inilapag nila sa semento at may mga pagkain rin silang nakahanda. Gagawin ko lahat para sa'yo, Heart. Mahal na mahal kita. At handa akong gawin ng lahat para mapasaya ka. Ani Paris. Napakaswerte kong may boyfriend akong kagaya mo. Trust me, maswerte ako sa'yo. Giit ni Paris. I heart you, Paris. I heart you too. May dumaang shooting star. Kagad napatayo si Heart at lumapit sa may railings para mas lalo itong makita. May shooting star, Paris! Tara, mag-wish tayo! Aya niya at ipinagdikit ang dalawa niyang mga palad saka pumikit at nag-wish. Tumabi naman si Paris sa kanya at ginaya ang ginawa niya. Anong winish mo? Pang-uusisa ni Heart. Kapag sinabi ko, edi hindi na natupad. Nakangusong sagot naman ni Paris. Kahit naman hindi mo sabihin ay hindi pa rin naman matutupad. Charot lang! Pabirong sinabi ni Heart. Winish ko na sana pumayag ang pakasalan ako. Biglang sinabi ni Paris. Laglag pa nga naman siyang tinitingnan ni Heart. Biglang lumuhod si Paris sa harapan niya at nag
lahat ng singsing. Heart Valenciano, will you marry me? Tanong ni Paris. Bumukas ang pinto ng rooftop at pumasok si Britney na tulak-tulak ang wheelchair na sinasakyan ni Berta. Nakasunod naman sa kanila ang parents ni Paris at ang kaibigan ni Heart na si Leia. Mag-yes ka na! Tapos, isang la natin yung singsing. Paberong hirit ni Leia na ikinahalakhak naman ang lahat. Kung ako yan ay pakakasunan ko na yan. Sabat naman ni Britney kaya mas lalong umingay ang paligid. Naluluhang tinignan ni Heart ang mga taong saksi sa pag-propose ni Paris sa kanya. Ang mga taong importante sa buhay nila ay present sa napakagandang moment na ito. Unang beses pa lang kitang nakita, ay kagad ko nang sinabi sa sarili ko na ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan. Napakasimple mo at napakabait. Napakaganda at napakasipag. Kaya hindi malabong magustuhan kita. I love you so much, Heart. At hindi ako papayag na hindi ikaw ang mapapangasawa ko. Ani Paris na naluluha na rin. Mahal rin kita, Paris. Mahal na mahal at hindi ko kayang kakayaning mawala ka sa akin. Hindi ko in-expect na dadating ka sa buhay ko. Hindi ko inakalang magugustuhan mo ako. Nagpapasalamat akong minahal mo ako ng bonggang-bongga at ang sarap mong magmahal. Sagot naman ni Heart. Mag-yes ka na! Sumasakit na ang tuhod ni Paris, kakaluhod! Sigaw ni Heart. Nagtawa na naman silang lahat. Of course, I'll marry you kahit saan, pang simbahan at kahit kailan. Yes na yes, Paris. Nakangiting sinabi ni Heart. Isinuot naman ni Paris ang singsing sa daliri niya at mahigpit na niyakap si Heart. Makailang beses rin niya itong pinataka ng halik sa kung saang-saang parte ng mukha ni Heart. Yee! Sana all! Sigaw na naman ni Leia. Sana all may jowa! Sana all mahal! Sigaw naman ni Britney. After 1 year, ay ikinasal na rin sina Paris at Heart. Nag-honeymoon sila sa Japan dahil gustong gusto at pangarap ni Heart na makapunta sa bansang Japan. Napakasaya ng trip nila at ang daming lugar sa Japan ang pinuntahan nila. Napakaganda ng Japan. Pangarap ko lang to dati eh. Thank you, Paris. Salamat kasi pinaranas mo sa akin yung mga bagay na hindi ko pa nararanasan. At hindi ko inaakalang mararanasan ko. Buong pusong sinabi ni Heart. Gagawin ko lahat para sa'yo, Heart. Sabi nating tutuparin lahat ng mga pangarap mo. Tugon ni Paris. Napakaswerte ko naman talaga sa asawa ko. Ani Heart. Gwapong-gwapo ka na naman sa akin. Mayabang na sinabi ni Paris. Mas gwapo pa rin yung isang Japanese na nakasabay natin sa train. Pang-aasar ni Heart kaya napamangot si Paris. Kanina mo po ba siya iniisip? May bahid ng selos sa tono ng pananalita ni Paris. Uy, joke lang! Natatawang sinabi ni Heart at hinaplos ang pisngi ni Paris. Ang daming gwapo sa mundo pero sa gwapong katulad mo lang ako ibinagsak. Banat ni Heart. Ang swerte mo kasi itong gwapong ito ang sumalo sa'yo. Pagmamalaki naman ni Paris, pareho silang natawa. Ang lamig dito sa Japan! Sigaw ni Heart. You want something hot? Bulong ni Paris sa tainga niya. Inosente namang tumango si Heart. Napangisi si Paris at siniil ng halik si Heart sa labi. Nagkaroon sila ng 2 anak pagkatapos ng ilang taon. 2 babae ang anak nila kaya alagang-alaga nila ito. Tama na yan, kawawa naman ang daddy Paris niyo. Awat ni Heart sa mga anak niya na kanina pa ginuguhitan ng pentelpen ang mukha ni Paris. Humagigik naman ang mga bata at mabilis na lumayo kay Paris. Dad turned into monster na po. Scary. Sabi ng anak nilang panganay na si Harris. Biglang bumangon sa sofa si Paris kaya nag-uunahan sa pagtakbo ang 2 bata. Natatawang kinuha naman ni Heart ang wipes at sinimula ng linisan ng mukha ng asawa niya. Ang kukulit nila. Nakangiting sinabi ni Heart. Manang-mana sa'yo. Ani Paris, sabay sundot ng ilong ni Heart. Ikaw kayang makulit sa ating 2? Simangot ni Heart. Napaka-cute mo, Heart. Ani Paris. Nakakainis ka, ang corny mo. Pairap na sinabi ni Heart. Itong corny na ito lang naman ang pinakasalan mo at bumihag ng puso mo. Mayabang na sinabi ni Paris. I heart you, Heart. Biglang sinabi ni Paris. I heart you too, Paris. Tugon naman ni Heart. Akmang hahalikan sana ni Paris si Heart pero bigla silang dinaganan ng mga anak nila. Humagalpak ng tawa si Heart habang nakasimangot naman si Paris sa nangyari. Ma, gusto namin ang kapatid.
sabi ng anak nilang si Harris. Sana baby brother. Sabat naman ang anak nilang si Perry. Paano ba yun, Hart? Mukhang kailangan na nating sundan si Perry. Pabirong sinabi ni Paris. Binatukan naman siya ni Hart. Itigil mo ngayon kalandian mo, Paris. Huwag sarap ng mga anak natin. Ismid ni Hart. Hindi naman ako yung nagsabi ah. Yung mga bata ang nag-request. Sumasang-ayon lang ako. Depensa ni Paris sa kaniyang sarili. Muling nabunti si Hart at masayang-masaya sila dahil this time, isang baby boy ang iniluwal niya. Gwapo na anak natin. Paniguradong hahabulin to ng mga chicks. Mana sa akin eh. Hirit ni Paris habang buhat-buhat ang sanggol. Chicks na agad eh hindi pa nga nakakapagsalitayan. Irap ni Hart. Gawa pa tayo ng maraming babies, Hart. Isang basketball team. Aya ni Paris. Hinampas naman siya ni Hart sa braso. Loko ka talaga.